Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. Nagbabalik na naman tayo ang nagpapaka-vlogger. So guys, for today's video, huwag na natin patagalin to kasi hindi ko kayo masagot isa-isa sa mga nag-comment, sa mga nag-message sa Facebook page natin. Well, thank you kasi ito masasagot na natin, no? Dahil nung mga nakaraang mga video na ginawa ko sa mga aspiring au-pair sa Pinas, nagtatanong kayo bakit may host family na kayo, tapos in-interview kayo, tapos hindi kayo kinuha, then after 1 month, hindi na sila nag-reply sa inyo. Well, baka ito na yung mga rason, guys. So, unahin natin sa mga nakapag-interview na, make sure nyo ba na maganda yung internet connection nyo? Make sure nyo ba na plinano nyo lahat before the interview? Make sure nyo na naka-plan o nagbigay kayo ng 100% dedication or effort nyo before the interview ng host family nyo? Well, ito na guys. Baka ito na yung mga rason bakit hindi kayo nakuha, diba? I think sa mga isang rason yan, kasi noong mga panahong nag-interview pa lang ako nung nasa Pinas ako, hindi rin ako nakuha ng isang agency. Pero sa host family is nakuha naman ako dahil nung first interview ko guys, hindi ko siya plinano. Basta nag-interview na lang ako. Tapos wala ako masyadong wifi connection kasi data lang yung ginagamit ko sa phone ko. Tapos may mga background pa ako dito sa likod ko ng mga maingin na mga kapitbahay, mga marites dyan. So ganun. So baka yun yung mga rason guys. Well, make sure nyo guys na ito, isang rason ha. Dapat pag mag-interview kayo, make sure nyo na hindi kayo nakaganito. Wait lang, medyo... Well, make sure na parang nag-interview kayo face-to-face. Kasi di ba pa nag-interview kayo ng host nyo, di ba, by Skype or WhatsApp or kahit ano pa yan, basta through phone. So, make sure nyo na parang nag-face-to-face na interview pa rin kayo, kung gusto nyo, naka-formal or okay lang naman yung mga ganito. Basta make sure nyo lang na masyadong... yung buhok nyo, ganun. Basta formal kayo tignan, hindi yung medyo, yung mga ganun. Basta naiintindihan nyo kung ano yung itsura ng mga hindi okay para sa inyo. And second, make sure nyo na walang background noise. Make sure nyo na kayo lang, yung peaceful sa bahay nyo. And yung connection nyo is maganda. Kasi yung mga host family guys, busy yan sila. Wala yan silang time na mag-antay or magbigyan kayo ng oras na kuwari na lang, ito, may papakita akong video, yung mga ingay sa bahay nyo, ganito. Hi ma'am, how are you? Zombie. Ma'am, can you give me 5 minutes? My neighbors is noisy. Wait ma'am, ha? Wait. Well, kung ako ang mag-interview sa inyo guys, then dyan yun yung sitwasyon niya. Well, I will give you a chance. Merong akong pasensya sa mga ganyan. Pero hindi natin alam yung host family na nag-interview sa'yo. Walang pasensya sa mga ganyan. So, na-deny ka agad. Kasi madami yan silang choices ng offer, hindi lang ikaw. So, huwag kang maninigurado na ikaw lang yung i-interviewin nila. So, make sure na maganda ang preparation mo before your interview. So, third guys, ano pa ba? Okay. So, yung iba nagsabi sa inyo na, hindi nila ako kinuha kasi sinabi ko sa kanila na wala akong childcare experience o I never been a nanny before. Kasi ang au-pair guys is parang nanny din siya, no? Parang ganon. Well, may mga rason guys. Meron kayong pwedeng itapal sa mga butas nyo na ganyan. Katulad na lang na, hello, Miss Chermay, I don't have a childcare experience. I've never been a nanny before but I am the oldest in our family and I have a 3-year-old sibling, 3-year-old brother that I took care when he was a baby, mga ganun guys. Or I took care of my nephew and niece when my cousin give birth, I help her. Pwede yung mga ganun guys, maaano yun nila, parang natatanggap nila yun kasi alam naman nila na ang mga Pilipino is ganun yung culture natin. So ipa-feel na din nila na kahit wala tayong experience sa childcare, ma-experience naman tayo sa mga family natin or sa mga kapatid natin, sa mga cousin natin, ganun. So, one point yun sa kanila. Merong mga host family guys na iba-iba. So, depende yan sa mga host family nyo, kung yung mga nag-interview sa inyo, kung ano yung need nila na au pair. Meron namang gusto nila, merong big sister yung mga anak nila, meron gusto may kalaro, or meron gusto yung parang yung second
hand kayo ng nanay, di ba? As a parent, kung natatrabaho ka, kailangan nila ng parang isang kamay para tulungan sila, ganun. Meron din iba na full-time. Yung gusto nila, ikaw na lahat. Well, mag-ano kayo guys, umiwas-iwas kayo sa ganyang host family, no? So, kung nakapag-interview kayo ng host family na gusto nila, sa'yo na lahat yung trabaho, well, iwas-iwasan nyo yan para maiwasan nyo din yung mga change host family kasi nakaka-stress yung ganyan, di ba? So, kung mag-interview din, pili-pili din kayo, wag puro oo, sige, gagawin ko yun. Oo, sige, para makaalis lang sa abroad, gagawin ko lahat. At pagpunta nyo dito, pagod ka girl, depressed ka. So, sino ang may kasalanan, yung host family? Ikaw naman ang sabi ng oo, diba? Kaya iwas-iwasan nyo yung mga host family na ganyan. Kung nakapag-interview kayo ng ganyang host family, wag nyo nang kunin yan, okay? So, lumipit kayo sa isang host family. Alam kong this pandemic, walang masyadong host family, guys. Kaya yung iba, go na lang as long as may host family. Sige, laban, girl! Wag. Kasi pag nandito na kayo sa abroad, guys, mafe-feel nyo yung parang homesick, mga ganun. Tapos, stress pa kayo sa host family. Lalo na, pandemya, minsan walang school ang mga kids, so nasa bahay lang kayo. Kaya, iwasan nyo yung host family na parang ginagamit na lang kayo kasi gusto nila ng katulong. So, wag ganyan, girl. And ito pa, mga rason na bakit hindi kayo nakuha, well, I think mostly mga ganun yung mga rason, diba? Pero iba-iba talaga yung mga host family, guys. Iba-iba yung needs nila. Kaya kung sa tingin nyo, kung yung needs nila ay ganun, ganito, ibagay nyo yung sarili nyo. At kung na-fail ka man sa isang host family, wag mong isipin na, ay, hindi na ako makakakuha ng host family. Stop na ako, hanggang dito na lang. Kasi kapagod ka na. Well, wag kang susuko. Maghanap at maghanap ka pa. Meron akong video na paraan para makakuha ka na mabilis na paraan para makakahanap ng host family. Well, itry nyo yon. Pag hindi kit talaga gumana, wag idaan nyo sa Diyos. Ibigay nyo lahat kay God para ibuhos nyo sa Kanya para ibigay sa inyo yung gusto nyo. Ganon. So, basta wag kayong titigil. Pray lang. Be patient. Kasi pandemya, lahat naman tayo ngayon naghihirap, no? At especially yung mga gusto makaalis sa abroad is talaga it takes time para makaalis. Kaya, guys, yun. So, ito pa, guys. Meron ako mga nasulat dito kasi yung iba nakakalimutan ko na bakit, yung mga rason, bakit hindi ka napili ng host family. Well, kung sa mga rason na yun, guys, is parang na-feel nyo, bakit hindi kayo nakuha, sa next interview nyo, i-prepare nyo. Kung pwede, mag-prepare kayo. Kumuha kayo ng papel or notebook, isulat nyo lahat kung ano yung dapat isagot nyo, isulat nyo lahat. Then, guys, ito yung mga sitwasyon sa mga interview. Yung unang magtatanong sa inyo is yung host family nyo. Make sure na yung appearance nyo sa host family nyo is nakangiti agad ha. Huwag yung masyadong huwag yung ganun kasi medyo weird yun. Yung simple lang, then i-greet nyo sila, how are you? Then after they interview you, katapos nilang in-interview ka, Tagalog na lang kasi mahirap mag-English na. Katapos nilang in-interview ka, mag-interview ka din sa kanila. Well, they will give you a chance to magtanong sa kanila, like they will tell you do you have any question about our family or about the kids? Well, make sure guys na pag nagtanong kayo, make sure nyo unahin nyo yung mga bata. Kung hindi man sinabi ng host family na hindi man niya sinabi na I have 3 kids, then you can ask them how many kids do you have or what are their names. Kung hindi man niya nasabi, diba, how do they like activities, what kind of activities they want, what food do you prepare? Kasi minsan yung mga ibang host family, guys, parang ikaw yung ipapaprepare ng dinner every Monday or palipat-lipat kasi yan. Depende yan sa host family. May host family na hindi ka paglulutuin kasi gusto nila sila lang. So, ganun. But always ask about the food of the kids or if they have allergies or if they have a special diet. Kasi importante yan. Especially yung allergy, guys. Kasi baka mamayan, kuwari yung bata may allergy sa peanut, tapos binigyan mo ng peanut. Ano nangyari? Ikaw may kasalanan. So, make sure about the health of the kids. For sure na masasabihin ng host family niyo yan, pero palagi niyong itatanong yan. Then, after nyo na question about the kids, if you think na sabi mo na lahat, natanong mo na lahat, then make sure na itatanong mo about yourself, na about your security, like, do I have my own room? Do I have a Wi-Fi access?
And ito pa guys, do you will provide the SIM card with data kasi dito sa abroad guys, yung SIM card natin hindi gumagana. So make sure na ito nyo kung sila magpo-provide ng SIM card kasi yung ibang host family diyan, petix-petix lang, parang wala lang pakialam, no. So make sure you guys, then itanong nyo. Lagi-lagi nyong itatanong kung wala kayong agency. Lagi nyong itatanong kung sila ang magbabayad ng plane ticket papunta sa abroad at sila ang magbabayad ng visa. Well, sa ibang host family, talagang ano talaga ako kasi sila din ang magbabayad ng medical. Pero hindi lahat kasi yung au-pair talaga ang magbabayad ng medical expenses, mga paper expenses sa Pinas, yung pagpe-prepare ng mga birth certificates, ano, mga ganyan, passport tayo, lahat yan guys. Hindi sila. Pero yung ibang host family, lalo na ngayon may pandemya, sila yung nagpo-provide ng COVID test. Kaya palakpakan natin sila. So I think guys, yun lang yung mga pwede kong maisabi ngayon. Then if kung may mga gusto kayong itanong, mag-comment kayo. Kung nahiya kayo mag-comment, pumunta kayo sa Facebook page. I-message nyo ako doon. Pwedeng-pwede. But, if you like this video, paki-like naman. Tapos, mag-subscribe kayo para naman makabili na tayo ng panty. Hindi guys. Basta guys, don't forget to subscribe. Kasi makakatulong yan sa atin sa paglaki ng ano natin, YouTube channel natin. Salamat sa panonood at kita-kita tayo sa next video. Bye!